Nahalal at nagsilbi si Cornelio bilang papa noong ikatlong siglo sa loob ng 2 taon. Naharap siya sa matitinding problema dahil sa patuloy na persekusyon sa mga Kristiyano. Ang pinaltang niyang papa na si Fabian ay pinatay dahil sa pananampalataya. Naisip ng emperador na kapag nawalan ng Santo Papa ang simbahan, mawawala na rin ang problema sa mga Kristiyano. Tinakot ng husto ang mga miyembro ng simbahan, kaya't marami ang tumiwalag sa pananampalataya. Nagkaroon ng kalituhan sa simbahan nang ang mga tumiwalag ay nagnais bumalik sa iglesia. Si Cipriano, na obispo ng Carthage, ay matalik na kaibigan ni Papa Cornelio. Bilang magkaibigan, pinatatag nila ang loob ng bawat isa sa harap ng mga paghihirap at pagsubok dala ng pag-uusig sa simbahan. Sumulat si Obispo Cipriano ng maraming aklat tungkol sa relihiyon, sa kaisahan ng pananampalataya sa ilalim ng Santo Papa sa Roma, at sa pagpapalakas ng loob ng mga inuusig dahil sa pananampalataya. Parehong nag-alay ng buhay para kay Hesukristo sina San Cornelio at San Cipriano. Namatay sa destiero si Papa Cornelio noong 253 AD at naging martir naman si Obispo Cipriano taong 258. Pinatunayan ni na San Cornelio at San Cipriano na ang tunay na pagkakaibigan ay biyaya at tulong sa pagkakamit ng tabanalan. Nawa makatagpo din tayo ng totoong mga kaibigan magdadala sa atin sa kabutihan. San Cornelio at San Cipriano, ipanalangin ninyo kami.